update tungkol kay Kuya Tino. Ito yung nabanggit ko dun sa isang video ko. Lagay ko dito yung link. Saan man yan dyan. Nabanggit ko siya dito dahil nangangailangan siya ng tulong para sa dialysis ng... para sa kanyang pagda-dialysis. Gusto ko magpasalamat dun sa mga nakapagpaabot na ng tulong kay Kuya Tino. Ano? Kung nakarating sa inyo yung sitwasyon ni Kuya Tino sa pamamagitan ng video ko, eh... yun, at tapos nagpaabot kayo ng tulong, eh, salamat, salamat. Doon sa mga nag-share din ng video, salamat sa inyo. Shoutout sa'yo, paring Olim Sabiron. Kamusta ka dyan? Panataliin mong gwapo yung mga tropa natin dyan, ng mga bubuti, dahil mahusay magupit yan si paring Olim. Shoutout din sa mga tropang magbubuti dyan sa Dubai. Kamusta kayong lahat dyan? Sana mataas yung efficiency natin. At miss ko na yung biryani dyan, yung basketball, yung init. At yung amoy, kasabihan dyan sa Dubai, no? Una, pagdating mo dyan, aayawan mo yung amoy. Kasi mabaho. Mabaho yung ibang lahi, no? Hindi naman natin sila dinidiscriminate, pero yun yung ano nila, yung nakasanayan nilang amoy nila. Pero para sa atin, medyo matapang yung amoy. Pero, pag aalis ka na ng Dubai, mamimiss mo na yon. Yon. Shout out pala doon sa tropa natin na taga New Zealand. Yes. Ayoko nang bagitin yung pangalan niya, no. Pero alam niya na yon kung sino siya. Guwapo yan, napakabait, napakayaman yan. So yon, shout out sa iyo. Nabanggit ka sa akin ni Kuya Tino. Salamat at yon. Hi, kamusta ka? Isa sa mga tanong ko, no. Pag meron ka trabaho sa isang kumpanya, dapat di ba libre yung pagpapagamot mo. So ito yung paliwanag kung bakit kailangan niya umuwi ng Pilipinas, no. Tinanong ko si Kuya Tino, sabi niya kailangan niya umuwi, yun kasi yung advice ng doktor sa kanya. Umuwi na siya sa Pilipinas. Naka-anim na dialysis din siya dun sa Dubai bago siya pinauwi. Siguro pumayag na rin siya umuwi, isa sa dahilan kasi yung isang kasamahan namin dati dun sa Dubai, namatay siya doon na hindi mo lang nabibisita ng kamag-anak. So siguro ayaw na mangyari yung Kuya Tino sa kanya. Kaya, ayun, umuwi na rin siya. Napilito na rin siya umuwi. Kung ano man yung reason na kung bakit siya nasa Pilipinas at wala na siyang trabaho, hayaan na natin yon. Ang importante ngayon, nakaka-survive siya sa kanyang mga dialysis. At yun lang yung update sa ngayon. Hanggat may dialysis siya, okay siya. Pag walang dialysis, tagilid. Etong araw na to, magpapadala si Cheche. So bali halos isang linggo na mahigit ngayon lang kami makapagpadala. Inipon pa namin kasi yung pera para sa pinakamalaki na mapapadala namin. Yun, kasi sayang naman yung charge din sa padala kung hindi na kung maliit lang, 'di ba? So sa abot na mga kaya namin na pinakamalaki na kaya, yun. So kaya ngayon lang kami makapagpadala. Yun, sa mga gusto pang tumulong, kung nakakaluwag-luwag kayo ng konti, alam nyo naman habang buhay itong pagda-dialysis, kaya hindi pa huli ang lahat. Ililink ko dito yung details ni Kuya Tino, or ililink or ilalagay ko pa rin dito yung details niya para kung sakasakali man, yun. Aray ko, hirap bumangunak. Let's go. Saan ka punta? Where are you going? Kasi gusto mong tulungan siya. Okay.
Tsaka gusto ko na rin makatulong. Hindi ko ma-explain. Basta para sa akin, nakatulong ka doon. Hindi lang doon sa isang tao, kundi yung pamilya nung lalaki o nung tao na yun, parang feeling nila madadagdagan yung buhay nung mahal nila eh. Parang pag may nakarating sa kanilang tulong pinansyal, ibig sabihin, may chance na madugtungan yung buhay ng tatay nila or lolo, ganun. Dahil mabibigyan ng, for example, gamot, pagkain, mga ganyan, or yung pampabayad sa stay pa dun sa hospital. Diyos ko, napakamahal. Parang naalala ko yung kapatid ko na hospital, ilang araw lang, ang laki-laki ng ginastos namin. Tapos, what more yung ganong sitwasyon, diba? So, yun, magiging masaya sila. Masaya na rin tayo. Kasi may napasaya tayo. O para dun sa mga gusto pang tumulong? Para sa mga gusto pang tumulong, tumatanggap kami, padaan nyo na lang sa amin para may pambili kaming sapatos. For example, kung kaya lang ng budget ninyo, 5 kroner or 10 kroner, malaking bagay na yun sa Pilipinas pag inipon-ipon namin yun. Kasi syempre, for example, ako, ang kaya ko lang ibigay 50 kroner. Eh, mas mahal pa yung padala mo sa Pilipinas kaysa yung kaya mong i-donate. Kaya para mas easy, ibigay niyo na lang sa amin kung magkano halaga na gusto niyo. Kunwari, 1 kroner, 2 kroner, hanggang sa kung ano lang yung bukal sa loob ninyo. Tapos isi-send namin doon pag sasama-samahin natin. Yung, for example, 1 kroner na yon, kung walang sasakyan sila doon, pamasahin na yun ng taong gustong bumisita doon sa taong may sakit para maalagaan niya or mabantayan. Ang hirap kaya mag-alaga ng ano or mabantayan yung ano may mahal mo sa buhay na nasa ospital pero hindi ka makapunta kasi kunwari walang pambiling, walang pamasahe, walang pambiling pangkain. Ganun, ang hirap kumilos pag walang pera talaga sa Pilipinas. Kaya malaking bagay 'yon. Yun lang. Okay. Good. Thank you sa pagpapadala kanina at sigurado makakatulong yun. Of course. Okay. Syempre. Bye-bye.